Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? At nako, may nalalaman tayong chismis o parang kayo na ang bahalang mag-isip-isip. Sabi ng iba, hindi pala in good terms si Pangulong Bongbong Marcos at Mig Zubiri. Hala? Sounds fishy. Kasi may mga sinasabi si Mig Zubiri na hindi natanggal siya, pinatanggal siya, nag-resign siya kasi hindi siya sumunod sa pinakamataas. Hala ka mga kabibig, nawiwindang tayo sa mga pasabog ni Mig Zubiri. At sabi pa ni Senator Mig Zubiri, nagsimula ang bangayan, nagsimula ang isyo noong PI ba? People's Initiative. Doon pala nagsimula lahat. At naramdaman ni Senator Mig Zubiri, ni Miguel Zubiri, na parang may naiba. Hala ka! Nako mga kabibig! Simula sa People's Initiative, na sekundahan sa sa PIDEA Leaks. E sino ba ang mga taong nasa PIDEA Leaks? Nasa People's Initiative? Itong lahat na ito ay nasagasaan ng Senado. Kaya, ang nangyari, may kudita daw sa Senado. Meron daw ang tromaidor kay Mig Zubiri. Hala ka! Is this really, is it? Yes, napanood ko kabibig. Interview niya sa Net 25. Tingnan mo interview ni Amy Pressure outside Senate. I am la. Alam na. Yan mga kabibig. Oh, ito ha. Isa itong interview ni ni Mig Zubiri. Dito daw nagsimula lahat. Oh, ito na. Dito daw nagsimula lahat na parang may naramdaman na siyang kakaiba. Oh, kakaibang nararamdaman ni Mig Zubiri. Kaya para hindi na parang iba ang kanyang nararamdaman sa mga nung una suportado siya. Pero ngayon, iba na ang hangin. Oh, ito ha. Manood tayo ng isang video. Yan oh, ito oh. No tayo ha. Ito ay Senator Mig Zubiri. Ito ha, manood tayo. Ang chairperson ng ilang komiteng na bakante. Si Zubiri, aminadong masama ang loob sa nangyari. Noong Wednesday na lamang ako may kinakausap po sila, nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang kabilang grupo. And yun, nag-upisa na po. So, nagbabantayan po kami ng weekend. And medyo masama ang loob ko dahil meron pa mga nagtitext sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay po, 100% sa iyo. Pero pang isang araw, wala ang hirap talaga maging politiko. Anya, nagsimula ito sa usapin ng charter change at tumindi lalo dahil sa PIDEA Leaks hearings. Oh! For sure, that is the cause. Because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito-ganyan, para mayroon mo magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled my feathers, I'm sorry, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. Halata, kabibig, no? Halatang halata. Kasi si Zubiri, ramdam ko talaga si Zubiri, ayaw niya na parang ikokontrol siya. Ayaw niya na i-control ang Senado ng iisang tao lang. Sinabi nga sa interview ni Zubiri sa GMA News na trinaidor siya. Sino ba ang nagtraidor kay Zubiri? Sino bang mga senador na iniwan siya sa ere at nag-promise na susuportahan siya? Pero biglang liko. Bakit? Ito na ba ang ating mga senador ngayon? At sabi naman ni Zubiri na naintindihan niya ang kayang kapwa senador. Naintindihan niya ang kayang kapwa politician. Kasi kailangan mag-survive ang mga ibang politician. Kaya naiwan sa ere si Zubiri. Tingnan yung kabibig, oh. Nagsimula pa lang ito sa PI. At dumagdag ng dumagdag itong PIDEA Leaks. Try to analyze. Sino ba
ang nasagasaan sa isyo na ito. Alaka! Oh, mga kabibig, sa palagay nyo, mga Hakokat Nation, sa palagay nyo, sino ba ang nasagasaan sa Senate hearing? Ramdam nyo? Ganon sila ka-powerful. Gusto nila kontrolin lahat. Gusto nila gurgurin lahat. At gusto nila, sila lang ang pwedeng pakinggan. Sila lang ang malinis. Nako! Grabe, mga kabibig. I was so shocked sa mga revelasyon ni Miguel Zubiri. Ito pa, oh. Sa isang interview ni Mig Zubiri sa GMA News. Grabe. Dito mo malalaman talaga na merong traiduran sa Senado. Na merong taong nasa likod sa pagpabagsak kay Senate President Miguel Zubiri. May tao na gusto siyang gurgurin. Na gusto siyang maalis sa pwesto. O, di ba? Hindi naobserbahan? Yung mga taong ayaw suportahan kung sino man niyang kokak na yan, ay talagang gugurgurin nila. Ay talagang mawawala sa kanilang landas. It means either Mayorama, ano nangyari? Suspension. Governor ng isang lugar, suspension. Diba? Ngayon, si Mayor Alice Goo, hindi pala kilala niya. Oh, diba? Ang dami mga kabibig. Hindi ba? Bulag ba kayo? Grabe, uy! As in, nawindang na tayo sa ganitong estilo nila. Shocking, no? Sa panahon ni Digong, wala ito. Diba? O, eto ha, manood tayo. Interview ito ni Miguel Zubiri. Papanayan po natin si dating Senate President, Senator Mig Zubiri. Good evening po inyo, sa inyo, Senator. Thank you, Senator, yes. Hello, Vicky. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan na nanonood rin. Yes, very long day for you po. Meron po kayong sinabi sa inyong talumpati na you failed to follow instructions from the powers that be. Ano po ang ibig niyong sabihin dito? Ano po yung instructions? Well, katulad na binanggit ko sa news item kanina, yung sa PI pa lang, People's Initiative, kinalaban po natin yan, kinontra po natin yan dahil syempre mawawalan sa isang Senado at hindi tayo pumayag noon. To protect the institution, talagang hinabag po natin at nanatili po ang Senado at nawala din po yung PI na yan. Nung umpisa, pag-umpisa po noon, that was January, February, may nakikita na po akong mga alitan, mga black propaganda, medyo tampo no, sa ating liderato and by our allies. And sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution bilang isang independente na institusyon ng ating bansa. Kita niyo, simula pala sa PI, nakaramdam ng something si Zubiri. Nakaramdam si Zubiri ba na kung ipagpatuloy natin to, delikado yung posisyon ko? Edi. Ano nangyari kay Zubiri ngayon? Para hindi halata na pinatalsik siya sa pwesto, ay nag-resign na lang sa pagiging Senate President. Kasi nakakahiya naman. Kung inyos na tinanggal siya bilang Senate President, pinagkaisahan siya ng kabilang mga grupo. Diba? Nakakahiya yon para sa parte ni Zubiri. Tama din ang desisyon ni Zubiri. Kasi pag yung mga taong akala mo ay susuportahan ka, pero pag time ng kagipitan, iniwan ka sa ere. Kunti na lang ang natira ni Zubiri, oy, si Bato, Loren Ligarda, Nancy Binay, at yung iba pa na nag-resign din. Yun ang mga solido, yun talaga ang may paninindigan. Pero yung iba, nasaan ba? Nasaan yung ibang senador? Amy Marcos, saan ba siya napunta? Oh, Ruben Padilla, present ba? Tulfo, present ba? Nasaan yung iba? Ito yata yung pinariringgan ni Senator Mig Zubiri na ang sarap mag-message. Oo. Na nakasuporta kami sa inyo 100% Senator Mig Zubiri. Pero sa panahon ng laglagan, nilaglag si Mig Zubiri. Tama ang punto niya na trinaidor si Mig Zubiri. Panoorin ha, let's go on ha. Continue tayo. It's the last bastion of democracy.
Pero Senator, naramdaman ko po itong mga ilang yes. Yeah, Senator, sinabi niyo yung powers that be. Sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Well, very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo-lalo na itong ang balita sa akin. Maraming nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin. Hala, sino ba ang nagtampo? Sino ang nagtampo? May mga senador ba na dadamay sa PIDEA leaks? May nga pangalan ba ng senador na nadamay sa PIDEA leaks? At bakit sila magtampo? Malaking kasalanan ba itong hearing ni Bato? Bawal ba itong hearing ni Senator Bato de la Rosa? At bakit sila magtatampo? In fact, itong mga senador na ito ay sinasahuran ng buwis ng mga Pilipino. At may karapatan naman si Senator Bato de la Rosa na magkaroon ng Senate hearing. Bakit sila nagtatampo? At sino ba itong mga influential people na nagtampo kay Miguel Zubiri? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...